Eh, dapat nga sana masaya, kaso na-dismay ako. Di kami pinayagan pumunta daw. Ang pumunta lang ang susundo lang daw si President at saka mga piling-piling media. Yun, kaya imbis na masaya sana kami lahat, na-dismaya kami. Usap-usapan ngayon sa social media ang latest interview ng lolo ni Carlos Yulo na si Ginoong Rodrigo Frisco. Sa panayam ng ABS-CBN News kay Rodrigo, sinabi niyang nadismaya siya nang mapag-alamang isang text message daw ang natanggap ng tatay ni Caloy na si Mark Andrew Yulo na nagsasabing huwag na silang magpunta sa pagsalubong sa airport pagdating ni Caloy nitong isang araw. Nabahiran tuloy ng pagkalungkot ang sanay masayang pagsalubong ng pamilya para sa atletang nagdala ng dobleng karangalan sa bansa. Nabanggit kasi ng na lolo ni Carlos na naghahanda na sila para sa pagsalubong sa airport. Hindi raw nalaman ni Rodrigo kung sino ang nag-utos, subalit nabanggit niya na ang hinala niya ay mula mismo ito kay Caloy. Saad niya sa panayam, "Dapat nga sana masaya kaso nadismaya ako. Hindi kami pinayagang pumunta roon. Ang susundo lang daw, si President Bongbong Marcos saka mga piling-piling media. Kaya imbes na masaya sana kaming lahat, nadismaya kami dahil nakaredy na kami sa pagsalubong eh. Nakaredy na kami, aniya. Nag-text daw sa papa niya si Carlos Yulo na huwag na daw kaming sumama sa pagsalubong. Hindi ko rin alam kung sino eh, pero si Caloy yata, saad pa ng matanda." "Si Caloy, ano po ba yung pakiramdam niyo?" "Eh, dapat nga sana masaya, kaso nadismaya ako. Di kami pinayagan pumunta daw. Ang pumunta lang ang susundo lang daw si President at saka mga piling-piling media. Yun, kaya imbis na masaya sana kami lahat, nadismaya kami. Dahil nakaready na kami na sa pagsalubong eh. Nakaready na kami." "Ano po bang preparasyon na nagawa niyo?" "Eh, yung mga kaibigan namin, gumawa na mga banner, kung ano-ano pa ata ang mga ginawa nila. Tsaka nag-prepare din sila ng pagkain para sa amin. Tapos, papahiramin pa nila kami ng kotse na masasakyan ng pamilya. Yun." "Bakit daw po kayo hindi pwede? Ano po yung sinabi sa inyo?" "Ha? Bakit daw hindi kayo pwede doon? Ano sabi sa inyo?" "Hindi sinabi ng papa niya eh. Kasi nag-text daw kaya sa papa niya na huwag na daw kami sumama sa pagsalubong. Sino po nag-text? Hindi ko rin alam kung sino eh, pero si Caloy ata eh." Pero sir, sa kabila yun, excited pa rin ba kayo malaman na parating na yung ako niyo? Excited. Excited talaga ako sa excited dahil matagal na namin siya hindi nakita eh. Pero Lolo, di ba hindi man kayo makasama mamaya sa salubong, di ba may parada po bukas? Oo. At dadaan daw po dyan sa may Adriatico. Ay naku, wala pa sa inyo na pa yung oras ng siguro mga 1 hour or 2 hours before, nandun na ako or kaming lahat. Saan po kayo pupuesto, Lolo? Eh, dito na lang sa may hospital ng Maynila. Kasi sa may Rojas Boulevard yun, yung hospital ng Maynila. Although, dito daw magsisimula sa cultural center ata. Pwede din kaming pumunta doon sa talagang pag-uumpisahan dahil malapit lang din naman yung dito eh, walking distance. Mm-hmm. Pero Lolo, di ba dito may Legarisa din halos dadaan eh, kasi may part na sa Adriatico. So, yung bukanan ng Legarisa, may balak ba kayo pumunta din doon, mag-abang doon? Oo, kung saan mas malapit, siguro doon na lang kami. Pero, kung hindi naman mabilis yung motorcade, maaari kami sumunod. Mm-hmm. Na hanggang di pa kami pagod. Gaano ba ka-importante yun sa inyo na makita siya kahit masulyapan nyo mula sa motorcade? Eh, talagang minimiti talaga na makita siya, lalong-lalo na kung nakakasama pa. Mm-hmm. Talagang gustong-gusto namin. Dahil natagal na namin siya hindi nakasama. Wow. Gaano ka-proud ba kayo, Lord, dun sa nakamit nung apo niyo na kayo pa nga di ba yung nagdala sa kanya dun sa... Sobrang proud naman kasi napakahirap ng na-achieve niya eh. Hindi talagang school, lalaking bansa ang kinalaban, hindi mo sa katakalan. Isang maliit na bansa ang makakatalo sa kanila. Yun, ganun, sobrang proud. Talagang hindi nakatungtong sa
lupa. So bukas po aasahan namin nandun kayo na. Baka mauna pa ako sa inyo. Dahil sino po kasama ni Lolo ko sakali? Dahil na bukas kasi alam ko marami magsisama. Lahat ang gusto sa mama eh, di isasama ko. Lahat yan yung mga kapitbahay namin, magsisama din yun. Meron po ba kayong mensahe or payo kay Taloy ngayon na nandito na siya ulit, at siya ka naming blessings na dumadating sa kanya? Naku, sana Kaloy, huwag kang maapektuhan ng katanyagan mo ngayon, dahil normally, mga nakakatanggap ng ganyang karangalan, lumalaki ang ulo. Sana ikaw wag manatili kang simple person at saka lagi kang magdadasal at magpapasalamat sa taas.